Tara guys, samahan nyo ako mag-trabaho, okay? Habang nagkukwentuhan. Ito yung ginagamit ko para pang ano, para pang pakintab ng dahon. Kailangan magtrabaho, kailangan gumawa ng piso. Pag-utos ni Madam, hindi natin pwedeng tanggihan. Kaya sige lang. Happy New Year sa lahat, sa mga panood nitong vlog ko. Happy New Year. Ganun lang, tapos na. Guys, makintab na. Ay! Kailangan magtrabaho. Trabaho lang. Trabaho lang, walang personalan. Ano bang pangalan itong halaman ito sa atin? Bamboo. Chinese bamboo. Dito, Chinese bamboo plastic. Plastic lang ito. Pero ano din siya? Bamboo rin yung ano niya. Pero yung mga yung dahon, yan. Plastic. Ang ganda nga yung ganito. Para hindi ano, hindi hassle mag delay tuwing umaga. Pag ganyan plastic, pabayaan mo na lang. I-break mo lang siya, ganito yung isprehan. Linisin. Plastic. Parang katulad mo. Plastic. Joke. Joke lang ha. Sino bang may mga kaibigan niyang plastic? Ang hirap ngayon pumili ng kaibigan. May mga plastic, pero may mga kaibigan din naman talaga. Totoo. Tunay. $2.95. Ako as in, ano, meron akong kababata. Naging ano talaga kami mula elementary hanggang high school. Tapos nung
Lalo na nga, pag-graduate na nga namin ng high school, nagkahiwa-hiwalay na nga kami. Dahil maghanap buhay o di mag-aral. Kami kasi dati sa bukid nakatira. Kaya doon naman, alam mo naman yung hanap buhay sa bukid, di ba? Pero pinangarap ko noon na makapag-college ako. Kaya lang nung nakarating naman ako ng Maynila at naghahanap ko ng mag-working student ako, medyo na homesick ako kaya, ayun, bumalik ako dun sa bahay ng magulang ko. Kasi ano yun eh, sa bundok yung, sa parting Cavite, dun sana ako mag-working student. Kaso na-homesick ako eh. Kaya yun, bumalik sa magulang. Balik ako sa bahay ng magulang ko. Ayan, hindi nakapag-aral. Hindi nakapag-college. Okay lang. Tuloy lang ang buhay. Diba? Daban lang. Laban Pilipino. San man ha mundo, Pinas sa inyo'y saludo. Malawak man ang daigdig. Hindi ko kabisado eh. Pero kabisaduin ko yan. Ang ganda eh. Liit na lang. Sino bang mga plantita dyan? Plantita din ba kayo? Ako, plantita din ako. Inshallah, pag uwi ko, pag naayos ko yung bahay ko. Ngayon kasi wala pa eh. Wala pa ang aking bahay. Iba kasi pagka lalaki ang matira sa bahay, wala. As in, wala. Sa kalungkutan, huwag padadaig. Laban Pilipino, san man sa mundo, ang Pinas sa inyo'y saludo. Malawak man ang daigdig. Aba yun, hindi ko na alam. Ay, laban lang talaga, as in. Diba, mga kabayan, laban lang tayo. Laban lang. Alam ko sa panahon ngayon, sa oras na to, pare-pareho naramdaman natin na pamilya natin na magsiselebrate ng bagong taon, tapos wala tayo, hindi kompleto. Malungkot, di ba? Pero sige lang. Kailangan nating magpakatatag, di ba? Lalo na sa mga baguhan lang dito sa abroad, sa mga baguhan, mga nag-1 year pa, wala pang 1 year.
2 years na hindi nakauwi pa. Kasi nga may pandemya, di ba? Dito sa Saudi, magto 2 years ka, hindi ka pa pinauwi ng amo mo kasi may pandemya. Masasabi ko lang, kung tintiis pa. Tintiis. Kasi, kunting ano, mga pasensya, lumaban, huwag kayong magpatalo sa, ano, huwag kayong magpatalo sa home, sa lungkot, diba? Huwag kayong magpatalo kasi nga, kung mas na magpatalo ka, ikaw lang din, ano, ikaw lang din ang matatamaan. Mga, mag-isa lang tayo dito sa lugar na to eh. Kaya kailangan natin lumaban, lumabang mag-isa. Lakas loob. Manalangin, kasama yon na patnubayan tayo sa araw-araw na ginagawa, na hindi tayo magkasakit, na hindi tayo mandapuan ng kung anong sakit, kasi ang hirap pagka once na nagkasakit ka. Ayoko umiyak. Pag nagkasakit ka dito, kailangan mo talagang bumangon kasi alam mo may trabaho naghihintay sa'yo, may among naghihintay sa'yo, may among magtatanong, di ba? Maliban lang sa amo na mapait. Pero alam ko, hindi lahat. Hindi kasi lahat eh. Hindi lahat na maswerte. Hindi lahat na kababayan natin na naging DH na maswerte sa amo. Baka, may sadyang mga amo talaga na yung tingin nila sa atin ay talagang kailangan mo magtrabaho kasi sinasahuran kita, sayang yung oras. Hindi nila iniisip yung paano tayo. Yung napagod na ba? Napagod ka ba? May sakit ka ba? Hindi ganun. Pero ako, yun lang ang malaking pasasalamat ko sa Diyos kasi nga ang amo ko hindi ganon. Yun lang. Hindi man ako, bawa, hindi ako magtrabaho, hindi ako bababa sa isang sa maghapon. Nagtataka na yan sila. Aakyat na pupunta yan sa kwarto ko katukin ako, ano ba nangyari sa iyo ganyan kasi hindi ka bumaba ganyan. Nag-aalala sila sa kalusugan ko. Pero may mga among sadyang kahit pa may sakit ka, sasabihin sa iyo, wala ka namang ginagawa, diba? Ba't ka nagkasakit? Hindi mo natin hawak yung hindi natin hawak yung takbo ng kalusugan natin. Andun na nga yung kahit anong ingat mo, pagpagod ka, lalo na sa iba na talagang trabaho to the max, talagang walang pahinga. Isawa naman ang Diyos ako, mas marami pa yata ang upo ko kaysa trabaho. Pero hindi ko naman sinasamantala yun na mapait yung amo ko, sinasamantala ko. Hindi. Hindi naman kasi kailangan ko talagang gawin. Binibigyan ko ng pahinga talaga yung katawan ko kasi mahihirap talaga pag once nagkasakit ka na walang mag-aalaga sa'yo. Pag nagkasakit ka, ikaw babangon ka para kumain, babangon ka, magawa ka ng pagkain mo. Alam ko na sa ibang mga kababayan ko na katulad kong sa bahay nagtrabaho, napakahirap. Pag once na ang amo hindi naman lahat na amo salbahe. May mabait din namang amo na yung bang, pero mabait niya, pero paano ko ba explain? Yung bang, sinisita ka, kumbaga, tingin nila kasi sa'yo, katulad yun, example ko lang ito sa kapitbahay ko ha, kasi yung kapitbahay ko, ang amo niya, mabait din naman kasi pinapakain siya. Binibigyan siya ng oras ng, yung magang saktong oras sa pahinga. Sa gabi, 8 oras talaga ang tulog niya. Pero sa araw, once na dilat ang mata niya, dilat ang mata ng amo niya, kailangan mo talagang kumilos. Ganon. Kailangan maghanap ka ng makukutingting.
Kasi once na makita ka niya na nakaupo o nagpahinga ka, sinisita, naninita. Kaya yun ang sabi ng kapitbahay ko, kasi Pilipina rin yung katulong dyan sa kapitbahay ko. Nagsusumbong sa akin na ganun niya daw. Pero sabi ko, sige lang, importante, pinakain ka, kumpleto tulog, kumpleto sahod, hindi nadidili ang sahod, okay na yon. Trabaho eh, kayang-kaya yan. Tayo pa mga Pilipino, kaya natin yan, di ba? Kayang-kaya. Ganun talaga, may maswerte, ganun naman sa pag-a-abroad eh. May swerte, may mas maswerte. Ako, swerte lang, hindi ako mas maswerte. Kasi medyo kuripot sila eh. Pero pagdating naman sa yung pagkain o ano, sweldo, meron naman. Yung sa trabaho, insakto lang. Pero yung iba kasi, meron kasing iba talagang amo na nakikita nila yung ano, katulad sa ating mga Pilipino na nagsiselebrate talaga ng birthday, New Year, Pasko. Binibigyan nila ng ano, na-appreciate nila yung kumbaga. Talagang pinagbibigyan nila. Kaso nga, yung iba naman, hindi kumbaga, baliwala sa kanila. Pero sa akin, okay lang. Okay lang. Kakayanin. Hindi naman kailangan, hindi naman kailangan yun na talagang kailangan mo mag-celebrate kasi tsaka useless yun dahil ikaw lang naman mag-isa dito eh. Kung kasama yung pamilya mo or may mga kasama ka sa bahay, baka, pero pag kayo, ikaw lang mag-isa, malungkot din, mag-celebrate ka ng Christmas, celebrate ka ng Pasko. Wala. So yung New Year naman, bago ka matulog, di mag-wish ka lang na maganda ang buhay sa buong taon. Mawala na sana yung pandemya. Diba? Wala. Maraming blessing. Tsaka pinaka-importante yung wag lang magkasakit. Diba? Sige guys, medyo mahaba na uli ang vlog natin. Kaya, bye muna. Tapusin ko lang yung ginagawa ko. Kasi wala akong tripod. Mahirap na sa dingding, na sa upuan lang tong ano ko, cellphone ko, kaya ano muna. Bye muna sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Bukas sa sariling bansa, marami ang tapos sa pag-aaral, maraming hindi kapwa naghihira. Dahil sa ganitong kalagayan, sila ay nagpasyang lumisan na lang. Lisanin ang bayan, lisanin ang pamilya, sila'y nangingibayo at do'y umaasa. Doon, kalabang mortal ay humsik kaibigan. Ang iba'y mapalad, iba'y naaapi ang kalagayan. Ganun pa man, matibay ang Pinoy. Laban Pilipino, saan man sa mundo, ang Pinas sa inyo'y saludo. Malawak man ang daigdig, malayo ka man, kababayan.